today. My name is Teacher Jonna. So before we start, may I request everyone to please stand. At tayo ay manalangin. So let us close our eyes and bow our head. So yes, Lord, thank you so much for this day na patuloy po, Lord God, na maging masaya ang araw na to at patuloy po na maayos pong ma-deliver ko as a teacher ang aming lessons na dapat nilang matutunan. Ganun din, Lord, na maraming matutunan ng aking mga estudyante sa araw na ito at ikaw po ang siyang kumilos at mag-work sa aming gagawin ngayon. Maraming salamat, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen! So, you may now take your seat. So, kumusta na ba yung buhay natin dyan? O, diba? Na-stress ba kayo? So, kung hindi kayo na-stress, let us now start. So, our topic for today is fake news or disinformation. So, why is it important for us to know what is fake news and disinformation? So, sa panahon ngayon, ngayong pandemic, lahat tayo dapat maging maging aware sa kapaligiran natin. Dapat alam natin yung mga ano yung nangyayari sa kapaligiran, bakit yung mga dapat nating sundin dahil nga may mga kailangan tayong gawin. How if maka-encounter tayo ng fake news? For example, nabasa mo o nabasa nyo na pwede na palang lumabas yung mga 10 years old below. So, pwede na lumabas lahat, parang, so nadala ka doon sa fitness talaga, ganito. So, wala kang chinek, wala kang ibang ginawa. Basta, akala mo totoo lang kasi may part din na nakaka-convince yung news na yon. Pero, hindi pa pala, hindi pa siya real. Then, pag alis mo ng bahay nyo, nag-shopping kayo ng mga kapatid mo, kumain kayo sa labas, then namultahan ka o napagalitan ka o nasabihan ka. Pero, ano talaga doon is namultahan ka kasi bawal yon. So, dahil namultahan ka, sasabihin mo, ay, akala ko po ba, okay na, pwede nang lumabas, nabasa ko, ganyan. Tapos sasabihin na, ay, hindi po ma'am, baka po fake news yung nakuha nyo. So, kahit na hindi siya consider na, ay, fake news yun ang kaya excuse kayo. So, hindi siya consider. Kasi nga, hindi siya palalampasin kasi nga yung protocol. So as a person na masyadong dahil hindi makalabas, kailangan alamin yung nangyayari sa kapaligiran. Kailangan nating maging careful sa pag hanap ng mga balita na dapat talaga nating paniwalaan. So tapos na tayo sa fake news, naintindihan natin yung fake news at alam na rin natin kung ano yung fake news. So, meron na tayong idea, what is fake news? Ano nga ba ang fake news? So, is a term that has come to mean different things to different people. As its core, fake news, as those news stories that are false, the story itself fabricated with no verifiable fact sources or codes. So, yung fake news, isa siyang balita na walang source, hindi siya accurate yung source, hindi siya kumpleto yung mga kailangan para masabi ito ay totoong balita. So, alam na natin yung fake news. So, next. Okay, walang mainay class. Okay, makinig tayo. Very good. Nakikinig yung iba. So, what is this information? Kung ito fake news, so, pareha lang sila, di ba? Pero ano nga ba yung ibig sabihin na rin ng disinformation? So, disinformation is a false information deliberately and often covertly spread as by planting of rumors in order to influence public opinion or obscure the truth. So, sabi dito na ang disinformation, ito talaga intentionally siyang ginagawa. Intentionally na nagpapakalat ng fake news. Hindi sila na force, mismo sa sarili nila, gumawa talaga sila ng fake news para ikalat. So, intentionally nilang parang lokohin. Intention nilang ma-mislead yung mga tao.
Okay, so we already know what is fake news and we already know what is disinformation. So, what to, so ngayon, proceed na tayo. What are the effects of fake news or disinformation? So sa inyong class, ano ba sa tingin yung epekto? Ano ba yung epekto nito sa akin? Ano ba yung epekto nito kay mama? Ano ba ang epekto nito sa school namin? Okay? Such information having no valid or beneficial effects on the population and clearly geared to promote trust, panic, anarchy, fear, or confusion. So, ang epekto nito sa atin, sa epekto rin ito magpapanik. So, dahil ang balita ay inaabangan yan, sobrang nakabang lahat talaga ng tao. Then, ang epekto ng fake news, kapag mali, okay, using an example natin kanina, na ano niya, na akala niya pwede na. So, dahil doon, namultahan siya. So, ang epekto nun sa kanya, mali yung pagkaunawa niya. Kaya, nadala siya, kahit na hindi pa yun yung totoong balita na pwede na. So, ang epekto nun sa kanya, malaki, namultahan siya, nawalan siya ng pera, o na hindi sumusunod. Oh, example, another example nitong epekto noon sa school. Okay, may nagsabi doon sa classmate mo na uy, wala daw pasok, kinansel ni ma'am kasi may emergency si ma'am, ganito ganyan. Or di kaya, uy, walang pasok kasi sobrang lakas yung ulan, as in sobrang talagang lakas. Ano na, wala na talagang pasok. Ano ang tawag doon sa ano, sa walang pasok? Okay, class? Meron ba? Oh, sige. So, yung kapag walang... Ano yung sinasabi? Tawag dun sa walang pasok. Yung suspended! Yun, suspended. Very good. Okay, suspended. So, sinabi, oh, suspended yung school. Saan? Ganito, ganyan. So, yung iba nag-check sa balita. Ganyan. So, dahil yung isa, akala niya yung mapagkakatiwalaan yung friend ay... Sinabi ko, suspended. Asang source ito? Sinabi dito sa ganito, ganyan na source, suspended daw lahat ng ganito na klase. Okay, dahil nga, sinabi yung friend niya, may tiwa siya, ay salamat, walang pasok. Or the next day, pumasok siya, uy, may pasok man kahapon, bakit? Ha, akala ko ba walang ano, walang pasok, suspended? Hindi man, may sinabi, wala namang sinabi. Tapos tatari may friend mo, friend, bakit ganon? Sabi mo walang pasok. Hala friend, sorry, absent ulit tayo. Mali pala yung fake news lang pala yun. So, sobrang laki ng effect. Kasi nga, hindi natin sinigurado na yung balita na nakuha natin. Kaya yung consequence nun, nung hindi natin pagiging maingat o pagiging matalino sa pagtitiwala o pag-alam doon sa news, ay mahirapan talaga tayo. Malaki talaga yung effect sa atin nun. So, ano pa? Fear, confusion, tataranta ka, may bagyo. Uy, may bagyo ha? Saan bagyo? Bumili, ano ka na? Nag-evacuate ka na? Saan lilipat? Uy, anong bagyo sinasabi mo? So, kailangan, yung, if, ano, nung, ang pagiging informed sa, pag na-inform fake news, yung nakuha natin, obviously, parang nakakahiya, di ba? Nakakahiya. So, dapat talaga na lagi nating i-check yung mga balita na yun, yung fake news. Kasi so, sobrang lugi ka, tsaka ikaw talaga yung apektado. Tayo talaga yung apektado kapag hindi natin inalam yung kung ano ba talaga yung news. Okay. So, where does fake news disinformation come from? So, saan nga ba ito nang gagaling? Ba't may mga ganitong-ganito? Ba't may ganito? Bakit kasi may fake news? Sino ba nagpauso niyan? So, there are 5 steps. Through these 5 steps, they could create fake news or disinformation. Nagagawa nila yan sa pamamagitan ng 5 steps na to. So, what are these steps? Step 1, creating a fake news site. So, ito yung nag-create sila ng mga site nila. Siyempre, tulad ng example, yung sa DOH, meron talagang official na account o site yung DOH. Then,
sila yung magiging post, para ko sa Facebook ba yun tinatag na, yung mga poster sa Facebook, yun. Mga poster, akala mo sila yun, pero hindi talaga sila yun. Parang, ginagaya ka nila, mga impostor, parang ganun yung, nangyayari sa, ano yung, pag, ano na site, pag-create nila na site. Then next, step 2, stealing content. So, after nilang gumawa ng site, magnanakaw na sila or magnanakaw na sila ng content o ng mga idea o alam nila na may balita tungkol sa tungkol dito, tungkol sa pandemic. Then, dahil nga alam nila kalat yun ang balita, so kukunin nila, dadagdagan nila ng ekstrang balita, babawasan nila. So, depende sa kanila kung ano yung gagawin nila paglalaro kanila. Parang, depende sa kanila. Pero, sinisigurado din ang gumagawa ng mga fake news na magiging tila accurate yung mga ginagawa nilang news. Okay. Next, selling advertising. So, ito yung dahil nga dito, nagkakaroon sila, dahil nga sa pag-create ng fake news, nagkakaroon sila ng pera. So, maliit na pera kapag na-open, kapag yung site nila na-open ng kung sino o ng mga tao na na-open ng mga tao. Then, nakikinig? Are you with me? Okay, very good. So, yun, class, yung stealing advertising, dahil dito, nagkakaroon talaga sila na nakakapera talaga sila. So, kung every time na nakiklik yung site nila, at mas malaking pera kapag na nakiklik o na-open yung advertisement ng webpage nila o yung mismong webpage nila. Then, step 4, spreading via social media. So, eto na yung ikakalat na, nakarate na yung, nakarate na yung site, meron ng idea, so, nabenta na nila. So, syempre, para mas bumenta, ikakalat na, the more the merrier. Okay, class, okay. Diba? And the more the merrier. So, kapag mas maraming naaniwala sa fake news, mas maraming na-convince, maraming na-believe na ano dito sa news na ginawa nila. So, mas malaki, mas maraming taong nakaklik sa webpage nila, mas maraming pera. Okay. So, step 5, repeat. So, kung ano yung ginawa nila sa step 1, 2, 3, 4, at the another day, another time, gagawin sila ulit yon. So, another fake news na naman. So, marami na namang maluloko. Marami na namang maniniwala sa mga maling balita. Yan, repeat. Sinirepeat niya yung ginawa niya. Okay. So, alam na natin kung saan gagaling yon. So, ano nga ba? Ano nga bang mangyayari kapag ikaw ay nahuling nagkakalat ng fake news or ikaw ay isa sa mga member ng grupo na nagkakalat ng fake news? So, you will be punished imprisonment of 2 months or a fine of not less than 10,000 pesos but not more than 1 million or both such imprisonment and fine at discretion of the court. So, parusa to. Siyempre, na effect ng ginawa mo sa mga tao, marami kang naloko, maraming naapektuhan din dahil napaniwala mo sila sa fake news na ginawa mo. So, ang epekto nun, ang parusa nun sa'yo, makukulong ka. May multa, may multa kang malaki, pwede kang makulong. At pwede isa doon. Pero, dalawa. Pwede mangyari na dalawa yung magiging parusa mo. Kaya, kung kayo class,
parang wala kayong pera na pag-tripan nyo. Kasi sa atin mga loko-loko yung trip-trip lang gumawa ng mga fake news eh. Ha, kahit trip nyo, iba na lang gawin nyo. Huwag na kayong fake news yung gawin nyo kasi may parusa. At saka, ano tayo, di ba, good person tayo. Dapat, ano tayo sa, ano natin, sa bayan natin, mabuting, ano tayo, good Filipino people tayo. Kaya dapat, hindi tayo isa sa mga nag-create ng fake news. Okay, pag nakikita tayo nag-create ng fake news, wag na, alam natin fake news to, sabihin natin, ikalat din natin na fake news to, para hindi na sila naku-convince o hindi na sila na, nauuto, di ba? Masakit mauto class, okay? How to identify fake news or disinformation? So, paano nga ba natin malalaman ay fake news? Ay, hindi, totoo, ay fake news. So, first, para malaman natin kung fake news ba yan o hindi, kailangan, we have to develop a critical mindset. So, kailangan natin mag-isip. Mamalawak ang pag-iisip kung ito ba talaga, possible ba tong balita na to? Ilagay mo sa sitwasyon kung yun ba talaga ay posible. Tsaka kung, use your common sense. Parang, mag-isip ka, ano ba tong news na to? Saan to galing? Bakit ganito yung news? So, develop a critical mindset. So, use your kasi makikita mo naman yan eh. Mararamdaman mo naman kung ano ba talaga yan. Basta mag-isip ka, gamitin mo yung critical thinking mo kung about sa ng isang balita. Pag-identify kung ito ba ay totoo o hindi. Okay, class, are you still with me? Okay, thank you for your response. That's very good. So, next, check the source. So, pagkatapos mo nalaman mo na ano ka na, na-convince ka na, ay, pwede pala siya maging ganitong balita. Check mo kung saang source, kung check yung site, i-check yung webpage, ano yung link na to, saan to galing, ganito rin ba yung, ito ba yung official. So, i-check mo kung ano talaga, check mo yung pinagmulan. Diba? Check mo yung kung saan talaga nag-start yung news na yon. Then, next, see who else is reporting the story. So, sino ba yung gumawa nito? Ito ba ay pinublish ng author na reliable, na accurate? Reliable ba siya? Accurate ba yung author na to? Then, isipin mo kung totoo bang ginastosan nila to o totoo bang you try to say kung makukonvince ka ng author na yun. Tsaka, natin kung kapani-paniwala ba yung author na yun. Kasi kapag, always natin i-check yung mga grammar, yung spelling. Kapag nakita natin na medyo mali yung spelling, okay, may konting mali. I-analyze mo. Pero kapag nakita mo na ang daming mali-maling spelling, pati yung capitalization ng words, hindi klaro. So, expected mo na fake news siya, o hindi siya reliable na source ng balita. Kasi yung mga totoong mga offer, gumagastos sila. So, gumagastos pa sila para kapag na tinatype nila, o kine-create nila yung story, maayos na yung kalalabasan. At saka talagang na-check na yon, ibig sabihin reliable sources na yon. So maingat lang tayo sa mga tao kasi yung iba sobrang effective nila, akala mo na totoo sila po, or akala mo sa kanila talaga galing yung mga story, pero hindi talaga sila, fake news lang. So kailangan alamin natin kung lalo na maging maingat sa mga effective na manloloko o effective na nag-create ng mga fake news. So, lagi nating isipin o lagi nating alamin kung may mark talaga o may lagda na sila yung klase ng author na totoo. Natin yung effective, huwag tayo mapapadala sa ay effective author. Always check yung
background kung ano yung klaseng ano nang ano yung class, ano ba talagang author yung reliable na mapagkukunan ng news. Okay, next, don't take image at face value. So kung yun sa isang picture sa balita na satisfied ka na ano talaga siya na parang accurate talaga tong source, pero try mong i-check yung paligid, yung nasa likod ng picture, yung anino, yung angle, yung mga position ng mga bagay doon sa picture na yun, kasi may mga iba na ginagaya lang nila yung kinukuha nila. 100% akala mo yun talaga yun, or ano talaga siya, yun talaga yung nasa balita. Pero kahit na anong gawin nilang paggawa na yung gawin nilang talagang effective yung picture, pero meron pa rin yang differences sa meron pa rin yang differences. So huwag tayong focus na palibasa, ay hala, astig, ito na yung picture na to, naano na siya, parang ito na yung nakita ko, yan din yung nakita ko doon sa isang news eh. So check mo yung anino, yung bawat, yung mga, kung ano yung differences nung ano, yung difference nun, yung totoong, kung yun ba ay totoong news, yung nasa totoong picture ng totoong news. Kapag alam mo na, hindi ito man, ba't ganito yung ano, walang mesa dito, walang ganito, ibig sabihin fake news yun. So parang inedit lang. So kailangan ano din tayo sa mga pictures. Okay, next, check that it sounds right. So use your common sense. Fake news is designed to feed your biases, feed your fear, diba? Para maano ka, madala ka doon sa news nila, matakot ka, umaksyon ka, maalarma ka. So kailangan, bago ka maalarma, bago ka umaksyon, always check kung totoo bang totoo tong balita na to, totoo ba tong story na to, o isa lamang na fake news. Okay? So that's the end of our discussion. I hope, class, you learned something. Okay, but dahil dyan, meron kayong assignment. Meron kayong assignment. Ipapass nyo to sa next week ng Monday. So, number one, as a student, is there anything you can do to dispel fake news? So, ano ba yung magagawa niyo, class, para matulungang mawaksi o matapos yung fake news? May magagawa ba kayo? May magagawa ba? Kung meron, bakit? Kung wala, bakit din? Bakit wala kang magagawa? Okay? So, kailangan itong sagutin, class, ha? So, explain ko lang para maintindihan niyo na. What kind of fake news have you experienced in your life that shook you so much? So, marami na kayong na-experience, marami na kayong nabasa sa social media. So, ano talaga yung pinaka na nagpawindang, nagpagulo sa mundo nyo nung nalaman yung isa lang pala yung fake news? Ha? O, kayo, kung gusto nyo isulat dito na fake news pala na single yung jowa ko, kasi may jowa pala siya na iba, yan. So, pwede mo siya inagay dito kasi fake news pala yun. Diba? So, sinabi niya, alam mo, totoo, wala siya, single siya, pero may jowa pala. Okay. Pero, yung ano, class, ha? Yung seryoso ko, so yung laro yung assignment niyo. Next, aside from making money, what are the other reasons why they spread fake news? So, bakit nga ba nila yung ginagawa? Natakal na natin yan, di ba? Ay, natakal natin yung dahil lang sa pera. So, ano pa ba? Ano pa ba yung mga reasons? Bakit nila yung ginagawa? Siyempre, may mga ibang reason pa yung sinasating yung naman. Okay, class, ito activity 2 na assignment nyo. Ito ay gagawin nyo siya. Film to siya. Record a video showing how fake news or disinformation affect people. So, marami na rin ako na example kanina na epekto nun sa mga tao. So, kayo, class, ano sa tingin nyo yung mga iba pang epekto ng fake news? Okay? So, that will be for today, class. Our lesson will end
dito sa Cement Authority sa Ganha next week ng Monday. So ulitin natin. So kayo class, alam ko na mabubuti kayong student. So dapat inaasahan ko na hindi tayo yung isa sa mga hindi tayo isa dito sa mga pauso ng mga maling balita kasi nga alam na natin yung mga epekto. So sana tayo sa sarili natin maging ano tayo, maging kumilos tayo ayon sa kung ano yung alam nating tama. So kung kailangan ng pera, may ibang paraan, hindi natin kailangan manloko ng kapwa natin. Okay, lagi natin tatandaan. So we end this class sa panalangin ulit. Okay, who wants to lead the prayer? Okay? Okay, you may lead the prayer. Go here in front. Okay? Amen. Okay, thank you. Thank you, class. God bless. Keep safe always. Goodbye. See you on next Monday.